Hello sa inyo mga kaisa, welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So ngayong araw na to, meron tayong re-reviewin na brand. So actually, hindi naman siya ganun kasikat. Pero titingnan natin yung mga specification niya compared sa iba nating mga na-vlog na. So tingnan natin. So bago pala tayo mag-umpisa, kung bago po kayo sa channel namin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click nyo na rin yung bell na katabi ng subscribe button para ma-update po kayo sa mga bago at latest naming video. So, tingnan mo na natin. So, ang brand niya is Coral Babies. So, ito, BPA free din siya. Katulad siya ng ibang brand na na-vlog natin. So, hindi ko lang sure kung... Pero ngayon ko din lang ito na-encounter. Kaya nasabi ko na hindi siya ganun ka-famous o kakilala compared sa mga na vlog natin before. So Coral Babies, so ito yung panlinis ng sa so, price niya is nasa 119. So may sarili siyang lalagyan. So tingnan natin. So kung naghahanap kayo ng medyo mura, itong try natin tong Battle and Nipple Cleaning Brush. So dito pala siya binubuksan. Yan. So ito yung previous na Avent na may print ng bottle na may print ng ganito, panlinis. So kung bibili kayo ng panlinis ng bottle, feeding bottle, make sure na matigas 'to. Tsaka mas na makakalinis siya kasi minsan na kapag malambot yung ganito, nakakaiwan ng kun eh. Kaya pag hinugasan mo, pansin mo may naiwan pa na nagatas na yung residue ng gatas. Meron kayong mabibili na parang pabilog siya pero hindi siya ganoon katigas compare dito at mo. Tingnan niyo 'yun, no. Yung iba kasi parang net lang eh. Alam niyo yung net na panligo, parang ganoon ang ginamit. Pero ito, para siya talagang walis na 'ko, no, makapal. So, ito din mare-recommend ko sa inyo, mas nakakalinis. Tsaka make sure na pag ganoon siya, para kahit hanggang ilalim ng bottle, malinis niya, hindi yung gilid lang. So meron yung Coral Babies na kan, meron siyang panlinis, cleaning brush. So the same time meron siyang lalagyan. So yan. So kung tapos niyo nang gamitin para safe at hindi gapangan ng mga ipis, ano mga insekto, may ganyan. So at the same time, may sabitan pa siya. Ayan. So ito yung napapansin kong kadalasan ginagamit ng iba. So tingnan natin yung isa nilang product. So yan. Ito naman yung sa toothbrush nila. So 109 lang to. BPA free din. So karamihan ng mga gamit ng bata ngayon is BPA free. So meron siyang soft bristle gum friendly. So character toothbrush din siya. So hygienic, safe. So kung bibili kayo ng toothbrush, make sure na malambot siya. So yun, meron siyang, may seal pa siya dito. Parang approval ba. So yun. This toothbrush is designed for babies to learn to toothbrush their teeth. Small size brush make it easy to reach and clean every tooth. So yun, karamihan ng mga bata nga, ginagaya na nila yung mga napapanood nila sa TV kung paano mag-toothbrush. So important tips, rinse before use, wash with warm water regularly, gently brush and rinse. So yun, so kung maglilinis kayo ng toothbrush, kailangan daw ay warm water na gamitin. So dentist recommended to change your toothbrush every 3 months. So yun, every 3 months po yung pagpapalit ng toothbrush ng bata. So huwag nyo pong gagamitin ng 1 year. Katulad din po sa tao, sa mga matatanda na, eh minsan nga every month eh pinapalitan na. Ayan, so hindi siya magupit. Gagtan natin. Kung interesado ka sa product na to, pwede akong mag-iwan ng link sa description box. Actually, meron ito sa kanya, sa Shopee tsaka sa Lazada. So, ayan. Ang kagandahan ng toothbrush nito, meron siyang shape ng animal. So, meron din siyang parang harang dito para hindi masagad sa bibig. Pero kung may mas mabibilihan kayo na mas may harang, mas maganda. So ito malambot lang, oh.
Ayan, bago gamitin, kailangan magamit. Kasi kung matigas po yung mabibili nyo itong ganito, makakasira ng gums. Kaya minsan mapansin nyo, nagdudugo yung ipin o yung gums ng bata. So, tapos, may replacement siya. So, every 3 months na, pag 3 months na, tapon nyo na. So, palitan nyo ng panibago. Ayan. Ewan ko lang kung mayroong parang pang-refill ba yung pangpalit na pang-replace nito. Pero kung wala, bili na lang kayo ng bago ulit. So, yan. So, kung pwede naman sa kanya, di naman nag-irritate yung gums niya, ito na lang yung laging gamitin nyo. Pero, yun nga, lagi nyo titingnan na kailangan malambot to. Yan. So, may bagong toothbrush yung aming anak. So, try namin to. Kasi nung previous namin binalag na toothbrush, kinakagat niya hanggang sa naputol na. So, ito siguro, medyo matibay-tibay ito. Ayan. So, i-add ko na rin. So, ito yung Human Nature Natural Baby Bottle and Utensil Cleanser. So, yung na-vlog namin before nito is yung mas malaki, yung 1 litro. So, kung nagtitipid kayo at gusto nyo muna maliit, ito muna ng 500 ml. Alam ba, magta-travel kayo ng province at ayaw nyo dalhin yung 1 litro. So, meron tayong available na 500 ml. So, ang kagandahan nito is natural to. So, huwag kayong gagamit ng panglinis sa mga bottle na yung mga basta na lang natin nabibili sa mga grocery o sa mga one. Natapang chemical nun. Ito, at least natural. So, yun. May mga highly approval siya ng mga one. Kumbaga, hindi siya ginamit sa hayop or kilala naman natin yung Human Nature. So, ang paggamit nito, isang ganun lang, sorry. Tapos, lagyan nyo na maligam-gam na tubig or hot water. Hintayin nyo mga 1 minute. Kasi yun mas magiging effective yung paglilinis nyo. Kung isang drop nito, o mga 2 drop, depende sa paglilinis nyo. Tapos, maglagay kayo ng mainit na tubig doon sa, di ba, lalagyan nyo muna ng tubig. Pag nalagyan nyo ng tubig, yung malamig na tubig o yung warm water, maligam-gam, yung tap water, lagyan nyo na ito, tapos ilagay nyo yung mga bottle, yung mga feeding bottle, yung lilinisin nyo, saka nyo ilagay yung hot water o yung warm water. So sa akin, ginagamit ko talaga hot water para kasquen. So ibabad nyo muna siya ng mga 1 to 2 minutes para mas kasquen. Kasi pag ginamit nyo agad, baka mapaso kayo eh. Para mas maging effective siya, mapansin nyo, hindi siya masebo. Pag nilinis nyo yung mga feeding bottle, saka yung mga iba pa niyang gamit, lalo pag kumakain na siya, yung mga pinagkainan niya, yung mga plate niya, mga mangkok niya, mga cup niya. Minsan, di ba, pag alam ba, nagsasabaw tayo ng karne, minsan masebo na. Pag ito ginamit nyo, na may warm water, nakababad, ng ilang minuto, pag nilinis nyo, promise, hindi na siya masebo. Hindi siya katulad ng dati na kwan. Yan. Yun lang yung ma-advise ko. So, kung interesado kayo sa 500 ml, mag-iwan ako ng link sa description box. At makikita nyo rin yung 1 litro. Hindi kayo mamili. Ayan. So, kung may mga tanong kayo and suggestion, pwede kayo mag-comment down below. And kung nagustuhan nyo itong content natin, don't forget to subscribe. And paki-like nyo rin, paki-share. So, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy po itong lumalago yung channel natin. So, sana nakatulong kami sa inyo and mag-ingat po tayo parati.